bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Perfecto Moscare, Ralph Baranda, Joven Nambatak, Rudy Labarda, Virgilio Ranes, Alex Prado, at JB Jan Resultay. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Games and Amusement Board in-adjust ang health protocol ng PBA para sa team practice. At sino itong Ginebra Bigman, ang pinaniniwalaan ni Coach Tim na isa sa magiging future star bigman ng Barangay Ginebra? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Sa papalapit na pagbabalik ng team practice ng PBA, ay in-adjust ng Games and Amusement Board ang kanilang health protocol para masigurado na hindi mahahawa ang mga players. Ayon kay Commissioner Willie Marshall, kung noon ay every 10 days ay kinakailangan mag-swab test ng mga players. Ngayon ay ginawa na itong 14 days at 4 na player lang ang pwedeng makapag-practice bawat koponan dahil nasa MECQ pa rin ang Metro Manila hanggang sa August 18. Pero ganun pa man ay naniniwala pa rin si Kume Marshall na makakapag-resume pa rin ang PBA ngayong taon. Pero para sa akin mga chong, kung gagayahin ng PBA ang bubble concept ng NBA, ay malaki ang tsansang makapag-resume ulit ang PBA. Ang problema nga lang ay walang budget ang PBA para gayahin nila ito. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Sino itong Ginebra Bigman ang pinaniniwalaan ni Coach Tim na isa sa magiging future star bigman ng Barangay Ginebra sa mga susunod na taon? At yan nga ay walang iba kundi ang kanilang rookie na si Arvin Tolentino. Ayon nga sa naging pahayag ni Coach Tim patungkol dito kay Tolentino, "I like Arvin's game. It's just a matter of whether we could get him to our culture and get him turned on playing how we want him to play." Nakuha nga ng Barangay Ginebra itong si Arvin Tolentino bilang 10th overall pick na masasabi nating isang steal sa nagdaang PBA draft. Ayon kay Coach Tim, ay naniniwala ito na isa si Arvin Tolentino sa magiging future star player ng Barangay Ginebra sa mga susunod na taon. Sa height nitong 6'5", ay isa itong versatile forward na kayang makipagbanggaan sa ilalim. May outside shooting at kaya din itong magdala ng bola. Kaya malaki din talaga ang ine-expect ng Barangay Ginebra management dito kay Tolentino dahil sa mga kaya nitong gawin pagdating sa opensa. Sa huling taon niya nito sa FEU ay nag-a-average ito ng 12.8 points per game, 5 rebounds per game at naka 29 3 points ito sa huling 13 games nito sa FEU Tamaraw. Kaya naniniwala si Coach Tim Kuhn na malaki ang potential nitong si Arvin Tolentino, lalo na ngayon na kinukulang nga sila sa big man. Ay posibleng mabigyan na ito agad ni Coach Tim na mahabang playing time. Sa mga team practice nga nila ay napapabilib si Coach Tim sa rookie na ito dahil sa sipag nito at madali nitong nakukuha ang kanyang triangle offense. Para sa akin mga chong, ay naka-steal talaga ang Barangay Ginebra dito kay Arvin Tolentino dahil nasa kanya nga ang katangian ng isang modern big man na makikipagsabayan sa ilalim at may outside shooting pa. Hanggang sa ngayon nga ay hindi pa natin itong nakikitang maglaro sa PBA. Pero asahan natin na maganda ang ipapakita nitong laro. Tulad nga ni Prince Capiral ay todo practice na itong si Tolentino at naghahanda na din para sa nalalapit na pagbabalik ng PBA.
Ano sa tingin nyo, mga chong? Naniniwala ka din ba sa sinabi ni Coach Tim na magiging magaling itong big man sa mga susunod na taon? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin, mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe para updated ka sa mga PBA updates natin. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Perfecto Muscare, Ralph Baranda, Joven ng Patak, Udi Nabarda, Virgilio Ranes, Alex Prado, JB Jan Resultahi, Ronald Kakbay, Gaps Disomono, Arnel Tolentino, Raymond Rivera, Tony Flores, Lucky Abrea, Mikey 70, Alan Jun Pampanga, Ed C. Shega, Edwin Gallego, Jonathan Bernabe, Eldulus Espilda, Junior Bolox Tenebro, Jandel Caballes, Jeff Alan Valencia, at Archie Bueno.